Meron daw alam magkaibigan, nagkikwentuhan sila, sabi nung ano. Siguro kayo niniwala kayo. Niniwala ba kayo sa zodiac sign? Kasi kahapon nabasa ko, nagbasa ka ng zodiac, sabi, bukas ay makakakuha ka ng madaming pera, sabi nga. No. Meron may dalawang magkaibigan, sabi nung magkaibigan, pare! Eh, tinanong niya yung kaibigan niya, sabi niya, bro, ano ba zodiac sign mo? Sabi niya ganun. Eh, yung isa, parang hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng zodiac sign. So, sinanong niya yung kasama niya, sabi niya, ikaw muna, ano ba yung sa'yo? Sabi niya gano'n. Nagpalusot eh. Sabi, ah, sa akin, cancer. Sabi, sa cancer. Eh, cancer ay June. Tama? Yun, basta yun. Sabi niya, akin, cancer. Ah, yung sa akin, goiter. Sabi niya gano'n. Sabi niyong lalaki, ah, wala naman nun eh. Di, mali. Ulcer pala. Ayos ba? Ito. Paano niyo... Sabi ng teacher, Inglesin mo, yung uwak ay mahinang naglalakad. Sabi gano'n. So, ma'am, do you have any, no? Yung uwak ay mahinang naglalakad. Napakadali nun. Walk, walk, week, week, walk, walk. Tayo ba eh, ganda lang tayo maghapon, mas madali-dali ito eh. Mamaya, no? But, ano? Page 3 na tayo. But we are still in the study of transformation. Alam niyo po, this message is na-share ko na to about 2 years ago. And while I was reading this, it challenges me, no? Ulit. And ang pag-aaralan po natin is 5 ways to enjoy our giving. Kasi bilang Kristiyano, minsan ang daling ito yung isa sa mga bagay na mahirap gawin, na ma-transform, yung giving. Kasi di ba, ang mentalidad natin, yung ating lugar, yung ating bansa, ay medyo naghihirap. So, yung pera ng bansa natin, kinuha pa ng mga politiko, so parang hirap magbigay. Di ba, lalo na pag may pangailangan ka, naramdaman nyo ba yun? Di ba, kunyari, Lord, paano ako magbibigay sa'yo? Paano ako mag-offering sa'yo? Kung ako mismo, may pangailangan ako. Di ba? Lord, ang yaman-yaman mo ni. Tinuturo ni Pastor, napakayaman mo, tapos magbibigay pa ako sa'yo. Di ba? Parang si Bill Gates, humisay ng 100. Sabi ni Bill Gates, Josh, can I have 1,000 or 100 pesos? So, parang kanin, di ba? Parang, okay ka lang. Di ba? Parang ganun eh. Ang hirap magbigay, ang hirap mag-offering, medyo mahirap na konti. Pero, gusto kong ngayong umaga ito, maunawaan natin. Yung paano ba natin, yung dadating sa panahon na tuwing offering na, nanggigigil ka na magbigay. Diba? Uy, offering na, Lord. Offering na, magbibigay na. Oh, ano ba yan? Diba? Meron pong isang inattenda na church. Yung church po na to is a group of musicians. No? Musicians, ang tawag po dun sa group is MOF, Musicians on Fire. Umatend kami ng isang service nila. Tapos ang offering nila kakaiba. Yung mga tao nag-uunahan pag-offering na. Maglalagay ng basket sa gitna, tapos aalis o magbibigay. Pagka-pray na, yung mga tao nagmamadali. Nag-uunahan. Sabi ko, ayos itong mga to. Diba? Parang nag-aagawan. Ako muna. Ganon, sabi ko. And then, bakit kaya ganon? Bakit kaya may mga ganong tao na nai-enjoy nila yung pagbibigay? And sometimes, yung iba sa atin, ang dating sa atin ng pagbibigay, it's a burden. Magbibigay na naman. Sa meldo na naman ako, binawas ang SSS ko, yung 5-6 pa, yung... Ang dami. Tapos, paano ako magbibigay? Natira nila sa akin ito. Tapos, sabi pa ni Pastor, magbigay ka! Tapos, ano gagawin ko? And sometimes, ano yan, say, ayaw mo na lang mag-church. Bakit? Wala akong pang offering. Bakit matating sa ganun, sa puntos ng buhay natin yon? Pero paano ba natin maunawaan yung... Magiging masaya tayo habang nagbibigay tayo sa Panginoon. Okay, let's all pray. Lord, Heavenly Father, we want to thank you. Panginoon, yung topic po namin, Panginoon, yung umagang ito, ikaw po magabay sa amin at ikaw magpaunawa sa amin, Panginoon. Lord, wala po akong magagawa kung wala ka. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Acts chapter 20, verse 35. Ito po ang sinabi. Open your Bibles. Nilagay ko yata doon. Oo, nilagay ko. Sabi dito, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord
how he said. It is blessed to give than to receive. Sabi ng ibang translation, it is more blessed to give than to receive. Diba? Mas okay, ako po, kung ako mapipiliin natin, mas gusto kong ako yung nagbibigay kaysa ako yung binibigyan. Masarap yung ganong estado. No? Yung iba naman tao, mas gusto nila sila yung binibigyan kaysa sila yung nagbibigay. Pero, di ba natin naisip na pag ikaw yung nagbibigay, ibig sabihin ikaw yung blessed? So, gusto niyo pong pagpalain kayo? Kunin niyo yung wallet niyo, ilabas niyo, lagay natin sa offering mamaya lahat. Diba? Luke chapter 6 verse 38, it says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shake it together, and running over, shall men give into your bosoms. For with the same measure that ye meet with all, it shall be measured to you. Kung ano yung sukatan na binigay natin, yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung nga lang, naalala ko, it was the teaching of Pastor James Lee at 7 years ago. Yung meron sa mga baso-baso, yung mga matatanda na dito, kumusta ng baso, ng timba, saka ng drum. No? Na pag nagbigay ka sa Panginoon isang baso, ibabalik din sa inyo ng Panginoon isang baso mo. Yun nga lang, siksik, iglig, umaapaw. Yung iba, nagbigay ka ng isang timba sa Panginoon, babalik din ng Panginoon sa isang timba mo. Yun nga lang, siksik, iglig, umaapaw. Pag nagbigay ka ng isang drum sa Panginoon, babalik din sa inyo ng Panginoon isang drum mo. Yun nga lang, siksik, iglig, umaapaw. Real happiness is based on giving generously. Kung gusto po natin maging masaya tayo, mato tayo magbigay. Kahit na po kayo ng mga taong lagi naka-smile, ibig sabihin, mga giver yan. Maghanap ka ng taong simangot. Tignan mo yung katabi mo. Kasimangot ba? Tignan mo. Kung sinimangot yan. Ako. Mamaya, lalapitan ka yan. Meron ka bang 20 dyan? Diba? Pag yung mga taong masasaya, usually yun yung mga taong mapagbigay. Pagbigay sa Panginoon, pagbigay sa tao. Alam niyo po ba na sa Bible, sa buong Bible, yung word na believe or believer or believing, it is only used 275 times. Pag binasa niyo po yung Bible, anto King James, King James, pasapan natin. Yung salitang believe, believer, believing, 275 times isang pong binasa sa Bible yan. Yung salitang pray, or prayer, or praying, it is used 371 times in the Bible. Yung word na love, lover, loves, loving, it is used 714 times in the Bible. Pero alam niyo po ba yung salitang giving or give, it is used 2,162 times. O sa Bible pa lang, alam na natin kung ito ng Bible. It is giving. Kasi ang Panginoon ang unang nagbigay sa atin. He gave His only life para sa atin. No? Siya yung unang nagbigay. Yung ituro sa atin ng Bible. Ito po yung emphasis ng Bible. Lahat po tayo, sa totoo lang, lahat tayo dito mahal natin ng pera. Sino dito ang ayaw ng pera? Meron bang ayaw ng pera? Lahat tayo dito gusto natin ng pera. Nagtatrabaho ka para magka? Pera! Tama? Meron ba dito nagtatrabaho ng libre? Wala, di ba? Kahit ano dito, mababa yung pinagtrabuhan mo, blue collar ka, red collar ka, yellow collar ka, green collar, ano man yung kuhelyo mo, puti, brown. Di ba? Kung ano man yung trabaho mo, nagtatrabaho ka para magkapera. Tama? Bakit? Importante yung pera sa atin. Napaka-importante ho nun. Pag wala kang pera, hindi ka makakain. Pag wala kang pera, hindi ka makapagpagamot. Pag wala kang pera, hindi ka makapag-load, hindi ka makapag-FB. Pag wala kang pera, napaka-importante ho ng pera. No? At alam niyo po ba, napansin ko, na pag medyo maliit ang income ng tao, madaling magbigay sa Panginoon. Madaling magbigay ng ikapo, madaling magbigay ng offering sa Panginoon. Kunyari, kumita ko ng 100 pesos, ang daling ibigay ng 10 pesos. Tama? Ang dali nun eh. Ang dali nun, 10 pesos lang pala eh. Kumita ako ngayon, 1,000, Lord! O, madali magbigay ng 100 pesos. Dali. No. Paano kung kumita ako ng 100,000?
ibigay ko 10,000. Pag-iisip ka na, no? 10,000. Ano, kumita ka ng 1,000,000. Magkano ibibigay mo? 100,000. Nag-isip ka na kung ibibigay mo pa. Ano kung kumita ka ng 10,000,000? Magbibigay ka ng 1,000,000. Ang hirap, no? Naisip niyo ba? Naramdaman niyo ba yung naramdaman ko? Diba parang ang hirap? Kaya minsan, yung blessing sa atin ng Panginoon hanggang doon lang sa level na kaya natin ibigay sa Kanya. Kasi doon lang tayo willing eh. Diba? Yun lang gusto mo bigay, Lord. Ako magbasa every tithes ko o pwede ng 100. O sige, 1,000 lang sweldo mo. Diba? Ang dali magbigay pag wala kang pera, pero pag may pera ka na, ang hirap. May isang dating tao po dito sa church natin. Sabi nga, lumapit kay Pastor James. Sabi niya, Pastor, nagbigay ako ng 100,000 sa church natin. Hindi ko lang, 100,000 pa yung 30 milyata. Pinagmayabang pa. Pinamingha ako resibo, Pastor. Ganto. Tapos nabalitaan namin, ang kinita niya, 4 million. Wala pa sa 1/4. Madaling magbigay pag maliit ang sweldo mo. Pero pag medyo malaki na, ang hirap na maging tapat sa Panginoon. Ang hirap, nagiging burden na, iniisip na, Lord, ang laki na nito. Eh, dapat mag-isip-isip tayo. Kung willing ba tayong ibigay sa Panginoon, dapat sa Kanya? Diba? Madali eh. Madali, pag konti, importante po sa atin ng pera. Alam niyo po, kung bibigyan ko kayo ng pera dito, lahat kayo, pag sinabi ko, lumapit sa akin ng gusto ng 10,000 pesos, may lalapit, sigurado. Gusto ng jacket, ng bayong o ng anuman. Diba? Kaya nga umuso yun eh. Yan umuso sa Pilipinas ngayon. Ha? Pera o bayong. Ano yun? Yung mga instant cash. Diba? Loto. Alam nyo ba loto? Napakahaba ng pila. Paano ko nalaman? Kapipila ko lang kahapon. Nahirapan ako. Ang tagal. Buti wala nakakita sa akin. Paano ko? Nagtatakip ako ng mukha habang nakapila ako sa lotong gano'n. Kasi minakita sa akin, isip pastor. Joke lang. Hindi ako naglo-loto. Pinapataya ako po sa iba. Di ba? Alam mo yun, ang hirap eh. Ang hirap pagdating sa pera. Ang hirap maging matibay pagdating na sa pera. Ang hirap pag pera na. Yung mga malilinis na politiko, pagdating sa pera, dumudumi sila. Bakit? Gagaso sila sa kanilang kandidatura. Pagkatapos nun, dun lang kukunin yun. May isang beses lumapit sa akin. Sabi niya, tayo po dito. Alam niyo po, pag galing sa sugal yung pera niyo, baka naman mag-tights pa kayo, ha? So, galing sa sugal. So, minsan may lumapit sa akin. Sabi sa akin, paso. Ano yan? Eh, bago pa lang po sa church yun. Tumaya po ako sa loto eh. Paano pag nanalo po ako? Pag nagbigay ako na ikaw po, okay ba sa inyo yan? Sabi ko sa kanya, kapatid, alam mo, pag nanalo ka sa loto at magbigay ka na ikaw po, huwag mo lang sabihin sa akin kung saan galing, tatanggapin ko. Pero pag sinabi mo sa akin, hirap na, no? Baka tanggapin ko pa rin. Di ba? Ang hirap ng ano pagdating na sa pera. Ang hirap, no? Ang hirap. Kaya napakahirap na topic ng pera, eh. Diba? Buti na lang yung nakaraan, nanood ako ng TV, maglabas lang sila ng panyo, yumayaman, ang galing. Grabe yun pala. Pumunta po ako kasi sinamahan ko si Pastor Eric sa ano, bumili siya ng kanyang kotse. Congratulations. Yaman talaga ni Pastor Eric. No? Kasi yaman ako ni Pastor Eric. Buti na, ano, Pastor James, kasi yaman tayo ni Pastor Eric, okay na buhay natin eh. No? Buti talaga si Pastor Eric. Pero sinamahan po namin siya, bumili siya ng sakyan. Sinamahan ko siya, napuntahan namin sa may Paranaque. Yung may malaking ano doon, yung, ano tawag doon? Yung sambahan niya. Hindi, sambahan. Sa may likod ng ano, multinational subdivision. Meron ganun din, El Shaddai ba yun? O ano? Yung malaking-malaki. Yung si Chester. Si... Ang panyo! Yung ganun magsalita. Si Chester, Mike Bilardi yata. Hindi ko alam, basta dun yun. May malaking gawain doon, ano? Tapos, napanood ko dun sa kanilang TV. Oh, sabi nung ano, labas yun na! Ang pagpapala, ilabas yun na ang inyong payong! Kala ko dati joke yun. Totoo pala yun. So yung mga tao naglabasan ng payong, akala ko uulan.
Sabi, ibaligtad niyo yung payong ninyo para masalo niyo yung pagpapala ng Panginoon. Alam mo yung mga loko, binaligtad niya. Sipin mo, naglalakad ka sa kalsada, ganun ang payong mo. Katuwa-tuwa yun, ano? Grabe, grabe. Pero, importante kasi yung pera sa atin. Napaka-importante. Sa akin po, importante din yun. Sa amin nila, Pastor James, pag nagkaroon kami noong nakaraan, pumunta po kami sa Kuya Nar, sa ating mabait na lay minister dyan. Dumalo kami sa kanya. Tapos, inalok niya kami ng mga relo niya. Tingnan niyo po yung Facebook ko. Pinasukat niya sa akin yung isang relo niya. Alam niyo kung magkano? 1,490,000 pesos. Relo. Sabi ko kay Pastor James, Pastor, pag yumaman ako, bigyan kita nito, okay ba sa'yo? Sabi niya, mapapatayin natin ang church. Bait. Bait ka pala, sir. Wait, sorry. Sa akin din naman, mapapatay ako din ang church. Iba, no? Iba na pagdating na sa kayamanan, sa pera. Pero how can we give na masaya? Ano ba natin gagawin yon? Diba, meron pong dalawang tao sa Bible, dalawang karakter sa Bible. It's Apostle Paul and David. Dalawa yan, nakilala sa Bible. Sino ba si Apostle Paul? Wala lang naman. Si Apostle Paul ay sumulat siya ng 14 of the 27 books of the New Testament. Kadamihan ho dyan, it was attributed kay Paul. Konti lang. Konti lang. Si David, ay walang usapan yan. Ano ba si David? He's the man after God's own heart. So palagay ko, etong dalawa na to, malapit sa Panginoon. Sa tingin niya, malapit sila sa Panginoon. Si Paul at si David. Pag meron siguro silang ituturo, gusto nating makinig sa kanila at umupo. Kasi David, sabi niya, eto, para kung paano ko naging man after God's own heart, eto ituturo ko. Siguro lahat ay nakupo sa kanya. Ay mga bata, gusto ko din yun. No? Kahit na magkamali ako, pero sabi ng Panginoon, ikaw yung nasa puso ko. Si Paul. No? Paul. Ayaw matendo kayo ng ministry class. si Apostle Paul, pag siya po ay nag-preach, palagi ko, nagsabi, nagturo siya, kung paano ko nag-share ng salita ng Panginoon, paano ko inabot ng Gentiles. So, palagi ko, lahat tayo upo. Anyone to? Dito po sa atin, eto pong dalawang tao na to magtuturo sa atin. Kung paano ba tayo magiging masaya? Kung paano ho ba maiiba o may enjoy natin yung pagbibigay sa Panginoon? Kaya kung handa na po kayo, simulan na po natin. Una pong dapat natin matundaan na tinuro sa atin ng dalawa tao. Una, sinabi niyan, we need to give willingly. Give willingly. Ano ba yung sinabi ni Apostle Paul? Ito pong sinabi ni Apostle Paul. Sabi niyan, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, you must each decide in your heart how much to give to God. Decide mo na sa puso mo. Huh? Willing. Aling sa puso. How you give to God. And don't give reluctantly in response to pressure, for God loves a first person as who is cheerfully giving. Ano sabi ni King David? 1 Chronicles chapter 29, verse 5 hanggang 7. Ito po ang sinabi. The gold for things of gold and silvers for things of silvers and for all manner of work to be made by his hand and artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Sabi, willing, no? Willing. Then, verse 5, then the chief of the father and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and hundreds with the rulers of the king's work offered willingly. Ano yun? And gave for the service of the house of God of gold, 5,000 talents, and 10,000 drums, and of silvers, 10,000 talents, and of brass, 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. Amen. Ibigay sila, willingly. Namakita po natin doon. Giving is a matter of willingness, not wealth. Giving is a matter of willingness, not wealth. It is the attitude, not the amount. Pag nagbibigay tayo. Yung puso mo pag nagbibigay ka. Hindi ho binibilang ng Panginoon kung gaano kadami yung binibigay natin. Never ho natin yung sa Bible. Yung sa Bible ho, yung huling binilang ng Panginoon na madaming binigay, hindi siya natuwa sa offering, natuwa siya doon sa nagbigay ng konti.
yung babae na nagbigay ng kusing? Kasi sinabi ng Panginoon, nakita ko yung puso niya. Nagbigay siya, hindi dahil napilitan siya. Kundi kung ano yung meron sa binigay niya. We need to give willingly sa Panginoon. It is willingness that makes a difference. Yung pag nagbibigay po ba tayo sa Panginoon, pinag-iisipan natin? O kung ano lang yung madukot, ay offering na. Teka lang. Tinatabi mo yung ano, buo. Para makuha yung barya. No? O kaya, sabi mo, Lord, sige, magbibigay ako sa ipagkuha mo. Blue. Teka lang. Diba? Ano ho ba? Pag nagbibigay tayo sa offering, paano ba tayo nagbibigay sa offering? Kung mamaya po, mag-offering tayo, ano yung attitude natin? Pinaghandaan ba natin yung offering natin? Or mamaya mo lang ibibigay? Alam niyo po, kaming mag-asawa po, talagang nakahiwalay na po yon. Sunday night pa lang, ready na yung offering namin. No, naka-ready na po yon. Talagang, masarap magbigay sa Panginoon eh. Masarap magbigay sa Panginoon. Dapat i-ready natin. Ready natin. Paghandaan natin, pag-isipan natin. Di ba, pag may binibigay sa'yo, gusto mo yung pinag-iisipan niya? Bakit? Kasi pag hindi niya pinag-iisipan yung binigay sa'yo, matatawa ka na lang. Tama? Pag, kunyari, ako po, lagi nangyayari sa akin to eh. Naalala ko noon yung mga kapatid ko na babae, niregaluhan ko sila isang Pasko. Ako po, talagang pinipilit kong bigyan yung mga ano, mga kapatid ko. Ganun ako eh. So ang ginawa ko, so Pasko ngayon, binubukasan ng gift, ako excited. Ako po excited. Pag meron ako diregalo sa misis ko, kunyari bukas ang birthday niya, ngayon pa lang alam niya na, ganun ako excited. Hindi ko kayang itago sa kanya, hindi ko kayang surprising siya. Parang excited ako eh, di ba? Nakita na ganun, parang ano, pag may nagregalo sa anak ko, parang gusto ko kung nagbubukas. Kasi hindi ko, makulit siguro term na excited. Pero, naalala ko po nung isang Pasko, this was 4 years ago or 5 years ago, isang Pasko, binigyan ko po ng ano, siyempre, ako naman, para akong isang mayaman na tao, pinagbibigyan ko sila, tuwan-tuwa ako sa mga pinagbigyan sa kanila. So alam niyo po, nagbubukasan ng regalo, so ako naman, proud ako, buksan niyo yan, sabi ko sa kanila. Sabi ko, so binuksan po nila yung regalo nila, unang nagbukas si Mami, binuksan niya yung kay Mami, so pagbukas ng regalo niya, binigyan ko siya ng quintas. Alam mo naman, pasugo. Quintas! Yellow, green, and green. Yellow, green. Yung bulig-bulog, bilog-bilog na quintas. Yellow, green, and green. Ano, quintas. So, tumatawa si Mami. Wow! Sabi ni Mami. Ganun, tumatawa siya kasi alam ko gusto ni Mami. So, here comes my sister. Si Ate Claire, nagbukas siya. Sabi niya nung buluksan niya ganun, pagbukas, ano ba yung sakin? Tiyug! Pagtingin niya, quintas din. Yellow, green. And green na kwintas. Ganun din. Pati kung patawasin ni Mami, sabi ko, tiga mo ha, pantay-pantay yung pag-ibig ko sa'yo, te. Pantay na pantay. Talaga, mahal na mahal kita. Sabi ko, so yung asawa po na, si Gretel, nagbigay siya, kuya, ano ba yung sa'kin? Yung ganun. So, sabi ko, makikita mo din yan. Sabi ko sa'kin, ganun. So, pagbukas ang ganun, kwintas. Anong kulay? Yellow, green, and green. Kwintas. Alam niyo po, hindi ko na nakatasikot nila yun. Ewan ko bakit. Kasi purposely, binili ko yun para pag ano, terno-terno sila, di ba? Pag may occasion kami, pare-pareho sila. So, binigyan ko. So, ngayon, si Arlen, yung asawa ko, binigyan ko din. Sabi niya, kuya, meron din ako regalo. Sabi ko, siyempre, ikaw pa. So, binigyan ko siya ng regalo. Pagbukas niya, guess what? Quintas, yellow, green, and green na quintas. Si Doxy, sabi niya, ayoko buksan to. Sabi niya gano'n. Sabi ko, buksan mo, iba yan sa'yo. Iba yan sa'yo talaga. Si talaga, special ka, iba yan sa'yo. Sabi ko sa'yo gano'n. So, binuks ka niya. Pagtingin niya, iba. Green and yellow. Yung sa kila mami, yellow, green, and green. Yung kanya, green and yellow, green. Alam niyo po, the whole Christmas, wala silang ginawa sa akin, kundi asarin ako na keso, pang-jolen daw yung binigay ko sa kanila. Keso, tapos, hindi ko na po nakit ang sinuot nila yon. At totoo lang. Sumama loob ko yun. Alam, asang talo talaga ako the whole time.
Alam mo 'yun, yung paglaki, yung kainan na, 'di ba doon yung ano, yung kwentuhan, yung pagkainan na, debuk-habukahan na, akala ko na makaboka ako sa kanila. Pero the whole time asat talo. Akala ko nga iba yung sa akin eh. Maganon. Sabi niya, "Kuya, wala kang patat, pati si Mami ganun din." Alam mo, talagang asat talo po ako the whole time. Sa kanila, talagang the whole time. So, naisip ko, pag magre-regalo pala tayo, dapat pinag-iisipan natin. Hindi yung basta nagbibigay ka lang. Bakit? Napapahiya ka eh. Nakita ko kasi, pumunta ako, divisorya pa pala. Eh, pagdaan ko, eh may bigat ako, may dala ako ano ho nun. Inutusan ako sa camp nun, mga t-shirt, bumili ako, eh, bigat ng t-shirt. Eh, talagang gusto ko magregalo sa kanila eh. Yung puso ko talaga. Eh, habang nilalakad ako, minata ko sa bangketa. Uy! Biling ko na po lahat yan. Sabi ko ganun. Alam mo, pag ganun ka pala magbigay, walang dating. Ha? Walang dating. Hindi nga sinuot eh. Bakit ba di mo sinuot ma? Hindi nga sinuot eh. Alam mo yun, ang ganda nun, di ba? Kunyari, magsiswimming kami lahat. Lahat sila nakaganon. Parang sasayaw lang. Di ba? Kaya lang, ang problema kasi, hindi ko pinag-iisipan yung binigay ko. Kaya nangyari, asa talo ko, napahiya ako. Tama? And imagine, yung mga offering na binibigay natin sa Panginoon, yung mga worship na binibigay natin sa Kanya, minsan di mo lang natin pinag-iisipan. Makakanta ka lang. Makapalakpa ka lang. Makapagbigay ka lang. Basta masabi makapagbigay ka. Bible says, give willingly. God does not believe in pressure giving. Dapat pag magbibigay tayo, pag-isipan natin, Lord, ito yung bibigay ko sa'yo. Excited ako. Alam niyo po, next Christmas, pinag-isipan ko ang regalo ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, Christmas, sabi ko sa kanila, babawi ako sa inyo ngayon taong ito. Ang pagbabalik ni Asyong. Sa balik ako, Christmas, pinag-isipan ko, alam niyo po ano ginawa ko, pinag-isipan ko ano yung kailangan nila. Hindi pa nila kailangan ng kwintas. Eh, ako to eh. Anong ginawa ko? Binigyan ko sila. Bimpo. Iba-ibang kulay naman. Pinag-isipan ko ano yung favorite ko. Eh, alam mo, ginamit. Ginamit. Dapat lang, alam mo yun, pag-isipan natin, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi basta makadukal lang, makalagay lang. Basta ito, kapamutan na nipasun po kape eh. Kaya ka nagtatagal kasi iniisip po ko lang yung bari eh. Diba? We need to give willingly. Pinag-iisipan natin. Pangalawang dapat natin matutunan. Hindi na yun. Pag willing ka magbigay, you will give generously. You will give generously. 2 Corinthians, sabi ni Apostle Paul, in their power, I bear record, he and beyond their power, they were willing themselves. Praying us with much entreaty that we would receive the gifts and take upon the fellowship of the ministering of the saints. And they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord unto us by the will. Binigay nila yung buong sarili nila sa Panginoon. Hindi lang yung ina-expect ni Apostle Paul. And ano pa sabi ni David? Sabi ni David, 1 Chronicles chapter 29 verse 2-3. Now I have prepared with all my might for the house of my God and the gold for the things to be made of gold and the silvers, things of silvers and the brass, things of brass and the irons for the irons and the woods for the things of woods, onyx stones and stones to be set, glistering stones and diverse colors and all manners of precious stones and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, a gold and silver which I have given to the house of my God, and over and above all that I have prepared for the holy house. Wow. Kaya pala siya naging man after God's own heart. Pag nagbigay siya, generous. Pag sinabi ho natin, tandaan ho natin,
ulitin ko, balik tayo sa preference natin. Hindi nasa palakihan yan na ibibigay, kundi nasa puso mo pag nagbigay ka. Tama? Pero pag nagbigay ka sa mahal mo, ang binibigay mo yung ano? Yung best. Di ba? Ate Joyce, pinasalubong ako ni Pastor Dennis. Sabi mo, mahal, gutom na gutom ako kasi palagay ko, merong gumagalaw sa tiyan ko. Sabi niya, gutom na gutom. Sabi ni Pastor Dennis, sige, papasalubungan kita. Bumalik si Pastor Dennis. Sabi niya, ni Ma'am Joyce, ako, ang gusto ko, Jacob. Lilihi yata ako eh. Sabi niya, ganun. Eh, ang haba ng pila sa Jacob. Diba, nasubukan niya bang pumila sa Jacob? Ang haba. So, imbis na pumunta sa Jacob si Pastor Dennis, pumunta sa Jacob. Jacob Pandisal. Bumili siya ng bilog na... Diba? So si Ma'am Joyce, biglang tuwan-tuwa siya. Yung laway niya talagang tamis na, di ba? Kasi padating na yung Jacob, tapos biglang kumatok si Pastor Dennis, tapos biglang, wow, ayun na yung Jacob, pagbigay sa kanya. Jacob. Jacob ang nangyari. Tapos alam naman niya na may pera si Pastor Dennis. Tapos Jacob. Parang nakakasakit sa puso yun, di ba? Alam yan? Parang ganun. Because when you love someone, you will do anything. You will give her the best. Bakit? Mahal mo eh. And all of us, we said, Lord, I love you. Lord, mahal na mahal kita. Lord, alam mo, talagang alam mo, salamat. Kanina, ilalala naman yung ginawa mo. And I love you so much. But pag nagbibigay ba tayo sa Panginoon, are we giving our best sa Panginoon? Or yung tira-tira na lang yung binibigay natin? Tawag ho doon, mumo. We're giving our best to the Lord. See, sinabi doon all. Si David, hindi siya nag-hold back sa Panginoon. Ano po ba? Si David, saka yung widow's mite, parehong nagustuhan ng Panginoon yung regalo nila eh. Tama? Pero si David, sobrang dami. Daming stones dun eh. Nabulol ako kababasa ng stones eh. Ang dami, mayroon pang mga ganun. Pero yung widow's mite, isang kusing. Pero alam niyo ba kung bakit parehong nagustuhan ng Panginoon? Kasi eto mga tao na to, these are the people who sees giving as an opportunity, not as an obligation. Kasi si David, nakita niya na yung pagbibigay niya, opportunity to para mag-worship sa Panginoon. Yung widow, nakita niya na yung pagbibigay niya ng kusing na meron siya, opportunity to. Hindi obligation. Pag ginawa po natin obligation, yung pagbibigay sa Panginoon, ang hirap ibigay noon. Bakit? Ang bigat, obligasyon mo na lang eh. Ba? Eh minsan ang hirap magbigay. Obligation eh. Let's see it as an opportunity. At alam niyo ba, pag nagbigay ka ng willingly, nagbigay ka generously, then you will give joyfully. 2 Corinthians chapter 9, verse 7, every man according to as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly of necessity, for God loveth a cheerful giver. If you can't give joyfully, don't give. Kung hindi mo din kaya magbigay ng may kasiyahan sa puso mo, huwag mo lang ibigay. Bakit? Kasi dadating ang Panginoon, isusumbat mo lang yan. Nasumbatan na ba kayo? Alam mo sa akin, yun ang pinakamasakit na parte ng buhay, yung masumbatan ka. No? Yung tinulungan ka, tapos biglang, kala mo ha. Diba? Palagi ko kaya na isusumbat kasi minsan hindi siya joyfully nagbigay. Kaya kung magbibigay ho tayo sa Panginoon, magbibigay tayo sa church, magbibigay tayo sa building fund natin, kung hindi ka naman joyfully magbibigay niyan, huwag mo na lang ibigay. Kasi baka isang araw, isumbat mo pa. Ang laki-laki ng binigay ko.
Tapos yung upuan ng church namin, dumi-dumi pag upo ako. Diba? Nagbigay ako ng pang-aircon, ang init ng church. Ang init ho dito, dyan ho ba mainit? Init eh. Pag-iisan ako eh. Sinusumbat na lang, bakit? Hindi joyfully nagbigay eh. Diba? God's interested in your attitude. Alam niyo po, bakit? Kasi si Satan, galit na galit siya sa giving. Kaya dapat mag-give ka joyfully. Kung gusto mong lumayo si Satan na sa'yo, mag-give ka joyfully. Iiwanan ka ni Satan. Pastor, bago yung doktrina mo. Alam mo kung bakit? Napansin ko lang. Observation ko lang sa church natin. Pag nagpipreach yung pastor, inaanto ka. Tama? Nandun si Satan eh. Binubulaga. Diba? Pero pag offering na, gising ka na. Umalis na si Satan, takot sa offering. Lagay ko ganun eh. No. Kaya pag may mga demon possess, dapat andalin offering plate. May natin di offering, akin ang offering plate, akin ang offering plate, dali natin. Diba? Takot. And you know what? We need to give joyfully. Dapat excited tayo when we give. Masaya tayo. Because that will lead me to my fourth point. Lima lang po ito. Nasa malapit na. Hindi lang give willingly. Give. Generously. Give joyfully. Then give thankfully. Magbigay tayo ng papasalamat. Ano bang sinabi ni David? Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Panginoon, ang dami mong binigay sa akin. Ano ba yung pwede ko ibigay sa'yo? Now therefore, our God, we thank Thee and praise Thy glorious name. 1 Chronicles chapter 29, verse 13. It is a privilege to be where we are. Ito po yun. Mga taga-IBC Maine, masarap ho yung nakaupo kayo sa aircon. Alam nyo, mga susunod, naka-aircon na din kami, yung ibang satellites natin. Pero ngayon, mas masarap yung buhay nyo. Na umuupo kayo, naka-aircon kayo, yung ibang satellites namin. Sa amin ho, pag pumunta po kayo sa church namin, yung church namin nasa tutok ng bundok. So pag yung mga ilang members, wala silang pamasahe, maglalakad sila. Ang hirap maglakad doon. Kaya nga po, pag pauwi, humihiga na lang eh. Tapos gumugulong-gulong na lang. Pataas eh. No. Pero sa amin medyo mainit pa. Pag ulan, may konting tulo, iiwas ka. Pag maaraw, sobrang araw naman. So, medyo mas konting lamang kayo sa amin. Ama? It's a privilege where we are. And ang sarap nung nasa aircon tayo na lugar. Ang sarap, no? Ang sarap nung kumpleto yung banda natin. Sarap. Si Gerald Anderson yung nagli-lead ng worship. Si John Lloyd yung nagpipreach. Ang sarap kung ano yung meron tayo eh. Tama? You know what? Nagpasalamat ka na ba sa Panginoon dahil umupo ka sa church tapos medyo malamig yung naupuan mo? Kaya dapat pag nag-offering tayo sa Panginoon, it's our thanks to Him. Alam niyo po ang pagbibigay, ito yung simbolo ng pagiging mapagpasalamat. Tama ba yun? Kunyari may tumulong sa'yo, ano yung ginagawa mo? Niriregaluhan mo? Kasi ayaw niya maghingi ng lagay. Tama? Diba kunyari, meron tayong kapatiran, sinabi sa'yo, tutulungan ka, tapos sinabi niya, sabi mo, ay magkano po ang babayadan ko? Hindi, huwag mo nang isipin yun. Ikaw na bahala. Ganun, di ba? Pag ganun, ano isipin mo? Ang nabibigay ko sa kanya. Pero hindi ka titigil. Dahil ba hiningan kanya? Hindi kanya hiningan. Pero gusto mo magpasalamat. Kaya ang gagawin mo, bibili ka ng tinapay, bibili ka ng pansit, dadali mo sa bahay nila, salamat po. Tama? Alam mo, ang dami natin blessing sa Panginoon. Nakatayo ka ngayon, nandito ka ngayon sa blessing sa Panginoon. At pag nabigay ka ng offering, maraming Panginoon, salamat. Salamat, nakakahinga pa ako. Salamat, wala akong Ebola. Sa ibang bansa,
ang hirap, nagkakadamatay ang mga tao. Sa Israel, nagigirahan ang mga tao. Dito sa atin, riding in tandem lang. Pero, di ba, nakakalakad tayo ng safe. Sa kalsada, nang wala kayo iniisip na may sasabog sa yung granada o anuman. Alam mo na pag uwi mo mamaya, makakakain ka. Dahil may naghanda ng pagkain mo. And we need to be thankful to the Lord. And one way of showing thanks sa Panginoon is to give sa Panginoon. Magpapasalamat. Magbigay sa Panginoon. Giving is an opportunity to give back to God. Because what we have is from Him. Every time you make a gift, you're saying, thank you, Lord. I just want you to know that I'm grateful for it. Tuwing nagbibigay tayo sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, salamat. Giving is the best way to show appreciation. Kasi bakit masabi yan? Kasi ang love language ko yata, gift eh. Giving is the best way to show appreciation. I appreciate you. That's why when we give to the Lord, dapat hindi na kasimangot. Masaya ka. Nagpapasalamat ka sa Kanya. Kasi pag ginawa mo yung mga bagay na yan, give bonus expectantly. But this I say, which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. You cannot outgive God. Whatever you sow, you will reap in portion of what you sow. Huwag mong sabihin na, Pas, Lord, I'll give pag nagkaroon ako ng madami. Kasi hindi ka bibigyan ng Panginoon. Magbigay ka, then magkakamadami ka. Huwag mong sabihin natin ganun. No. Giving is not a debt we owe. It is a seed we sow. Ito po ay hindi utang na binabayaran, kundi tinatanim natin na buto. Na one day we will reap. Kailangan lang natin, lagyan natin ng pasalubong yung bomba. We need to prime the pump. It's not an obligation, it is an opportunity to build our faith. 2 Corinthians chapter 8 verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Dapat ganun tayo magbigay sa Panginoon. Birthday po ng anak ko ngayon. It's my boy's birthday ngayon. It's already 2 taon na siya. 2 taon? 2 taon na po yung anak ko. Binata na. May tumatawag na nga sa bahay namin eh. Marami eh. So, meron bang gusto magbigay sa akin dito ng pang blowout sa anak? Meron ba? Can you raise your hand and give me money? Meron ba? Chris? Willing kang bigyan akong pera? Naintindihan mo ako? Teka lang. Baka hindi mo alam yung ginagawa mo. What's your name? Huh? Do you understand what I say? What do I mean? You needed it for your family, right? O, say it in Tagalog. I don't know family. Paano mo ako naintindihan? Oh, right. So you're willing to give me money? How much is it? What? 1,000 po. 1,000 pesos. Wow. Girls out there? Single? Thank you. Thank you, please. Meron pa ba? Maganda pala ang trabaho to, Pastor. Mas maganda pala to. Birthday ni Boram kahapon. Pastor Paul, I'll give you the mic to... Wow. Chris, thank you. No, thank you for being so grateful. But no thanks. Why? Alam niyo po ba, bakit nung naghingi ako ng pera sa inyo, lahat kayo, ayaw niyong magbigay. Pero si Chris, bigla niyang binigay sa akin. Nagmamadali siya. Alam niyo kung bakit? Kasi itong 1,000 na to sa akin to.
Bago po ako mag-preach, nilapitan ko siya, sabi ko, Chris, eto yung 1,000 pesos ko, pag kailangan ko, ibigay mo sa akin. So, nung sinabi ko, kailangan ko ng pera, binigyan niya ako, dali-dali siya, binigyan niya yung pera sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na sa akin yung pera. Most of the time, guys, listen to me, ang hirap magbigay sa Panginoon kasi iniisip mo yung pera na yan sa'yo. Pero kung iisipin mo na sa Panginoon yan at manager ka lang, madaling magbigay sa Panginoon. You get my point? Ang daling magbigay sa Panginoon. Bakit hindi naman sa akin to, Lord? Sa ito. And that's the way yung pagbibigay natin sa Panginoon dapat. We need to give willingly, we need to give generously, we need to give joyfully, we need to give thankfully, and we need to give expectantly. Dapat bigay natin lahat natin sa Panginoon. I'll close. Ko-close ko na din yung iPad ko, baka kumaba. Nag-asawa po ako. Medyo matanda na ako ng konti nag-asawa. I was 19. 31 yata ako nag-asawa po. Medyo matanda na, no? Medyo matanda na. So, 31 na po ako nag-asawa. Pero nung binata ako, sabi ko, mag-asawa ako 21. Yun yung sabi ko eh. So, nag-asawa po ako 30 anos na. Ang tagal ko naging binata. Ibig sabihin nyo, mula 18 years old. Di ba, 18 binata ka na nun? Na, binata. 18, 19, 20. That's 30 na. So, dami nun. Hirap bilangin. 13 years. No, 13 years akong buhay binata. Asa pang buhay binata, you know? Pag sila Joshua, sasabihin sa akin yan, Kuya Go, labas tayo! Tapos si Pastor Eric, gusto niya sumama sa amin, pero yung misis niya, hindi pwede. Sasabihin namin, whoops, dyan ka lang, asap ng buhay binata, di ba, kahit saan, pwede kang pumunta. Diba? Pag sinabi naman kayo ang people, Pastor, libre naman dyan, okay lang, bakit? May, wala ka namang pamilya, nabubuhayin. Tama, ang dali magbigay. So ako, libre ko sila, libre ko silang gato, fishball. Fishball. Nakadaming fishball sila sa akin noong pag Sunday. Pila-pila yan. Yung mga young people dyan, hanggang dun ho sa kanto, nakapila sa fishball. Kasi kada isang tusok, isang piraso, tusok, isang piraso. So, ang dami yan. Ang tagal ko naging binata, yung lifestyle ko po, naging binata ako, talagang bumauna sa buhay ko. Bumauna sa buhay ko na ang tagal, ang tagal, ang tagal. So nung nag-asawa po ako, ang dami kong kailangan i-adapt. Ako po, nung binata ako, gusto ko masaya. Masaya yung buhay. Ibig sabihin, gusto ko asaran. Eh, yung asawa ko po, gusto niya seryoso. Isipin mo yung nangyari sa amin. So, tuwing aasarin ko siya, nagagalit siya sa akin. Hindi ko pa alam bakit siya nagagalit pag inaasar ko siya. Diba? So, nagagalit sa akin, tuwing inaasar ko, iba, ang tagal ko naging binata. Kaya yung buhay ko, talagang matagal din na nasanay akong binata. Nagpastor ako sa church noon, sa IBC, sa binata. So, naalala ko nung kami ni Pastor Paul, nagpapastor kami doon, dalawa kami, eh dahil binata kami, ang dami nag-a-attend. Biro mo, pangatlo, pang-apat na service namin, siguro mga 30 yung nag-church. Tapos apat doon, bading. Tapos sabi, kaya kami nandito, ang papogi ng pastor. Ay, nako. Grabe, naalala ko noon. Si Pastor Paul, nag-preach, nakita ko yung bading, nag-forward. Tapos pagtingin ko, kaya pala nag-forward, bukas yung sipin ni Pastor Paul. Sinipat lang pala. Talaga nga alam. Ang dami namin bloopers. Ang dami namin. Pero tagal kong naging binata. Pasot po din eh. Ang tagal ko. Nagkulat talaga ako nun eh, no? Nakusa ka niya. Ang tagal kong naging binata. Sa church show noon, pag sinabing ganito, all out din ako sa church. Pag kailangan ng ganito, siyempre, magkano yung pera ko, sige, pwede na yan. Kasi binata ka, wala kang iniisip na family. Hanggang sa nag-start ako na nag-asawa ako. Ang buhay ko yun. Ano ba yung misis ko? Ah, wala, okay. Nag-asawa po ako. Sinabi ko, sabi ni Pastor James sa akin,
tinatanggap mo ba ng babae na to bilang asawa mo? At sabi niya sa misis ko, sabi niya sa akin, sabi ko, pwede na po. Sabi ko gano'n kayo pa si James. Tapos, tinanong niya yung misis ko. Upo, 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 upo. Sabi niya gano'n. Hindi pa nagsasalita. Hindi, joke lang, joke. Pero kinasal kami, sinabi ko, opo, willing akong pakasalan yung babae na yan. Sabi niya kayo pa si James. Tapos kinausap pa niya kami, sigurado ka na ba? Si Ate Isa, kinausap kami, mga ilang tao. Sige, papakasal na kayo. So gano'n nagkabuhay po mag-asawa. When I started to have family, nag-iba yung buhay. Iba na pala. No, iba na. Pag sila Joshua at matawag sa akin, paso, labas tayo. Sasabihin ko, papaalam muna ako. Medyo sabi ko sa kanya, nung una siga ako eh. So gagawin ko, alis ako ng bahay daw, papaalam sa asawa ko, parang walang asawa, gano'n. Tapos, dadating ako ng gabi. Pagdating ko ng gabi, yung misis ko, galit na galit sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagalit. Pero ang hirap na pala pag may asawa ka. Ang hirap na. When I, the moment I said, I love you, and I'm willing to marry you, and kinasal kami, ang daming dapat mabago. Nabago yung pag-uwi ko sa bahay, I need to go home earlier. Hindi na pwede po yung alas 11. Alas 12. Minsan, pag maganda yung fellowship namin na Kuya Joshua, alas 2. So, pero minsan, oh, hindi nila ako kasama. Ninang, sila lang yun ni Bonbon. Minsan, hindi nila ako kasama. ginagamit lang nila ako, pero hindi nila ako kasama. Minsan, ganun. So, yung gabing-gabi na ako uwi, umuwi na ako na maaga. And minsan, nababati pa ako. Bakit? Nag-asawa lang ako, uwi na ako na maaga. Ano ba naman yun? Diba? Hindi na ba ako pwede? Wala na ba akong buhay? How's life? Come on. So, I started, dapat umuwi na ako na maaga. So, ganun, naiinis ako. Kasi kailangan mo yun. Pag nakatambay ako dito, tatawag yung misis ko, makatiyala sa bahay. Eh, minsan may kakwentuhan ka. Di ba, pag minsan ikaw bumoboka, eh, ako, mahilig ako bumoboka. So, boboka ako sa mga kabataan natin. Kailangan mo, eh, ako yung bida, di ba? Ako yung bida, tapos biglang, yung kontrabida, tumapag, di ba, uwi na ako. Uwi na daw eh. Sabi ka nun, uwi ka na. Ako naman. Pag-uwi ko sa bahay, nung binata po ako, pag-uwi ko sa kwarto, higa, boom, tulog. Ngayon, pag-akit ko sa bahay, sabi na misis ko, makipaglaro ka sa mga anak mo. It changed. Alam mo, pag nagkaanak ka na, yung mga may asaw, naku, Joe, huwag mo na mag-anak ha. Ang hirap, no? Pag nagkaanak ka na, biglang meron nang gigising ka ng madaling araw. Tapos, papalit ka ng daya. Pero alam niyo po, yun ang pinaka ayaw na ayaw kong ginagawa talaga. Nagkaroon na kami ng dalawang anak. Mga limang beses na ako nagpapalit ng daya, pero isa-isa ako sa misis ko. Limang beses, biro mo, pinagpalit niya ako. Limang beses, daya, pero. Oh, no. And, ang dami na bago. Pag uwi mo sa bahay, kailangan mo maligo bago matulog. Diba? Nung binata po ako, hindi naman ako dugyot. No? After basketball, naliligo ako. Pero hindi ako yung ugali ko na alam mo namang okay ka, wala ka namang ginawa, nag-opisina ka lang, nasa kotse ka naman. Siyempre, pag tulog doon, matutulog ka lang, pipikit ka lang, higa ka lang. Sa miis ko po iba, kailangan makita niyang maligo ka. So, nung una, ginagawa ko kasi naiinis ako eh. Pagod na pagod ka na, diba? Sabi ko, mapapasama ako. Daming rason, daming nakakotse ka, paano ko mapapasama? Sabi ko, hindi, Apex yun, gumagano'n yun. Pagod ako, palitan siya, type ako. Sabi ko sa kanya. So, ang gagawin ko, naiinip ko sa kanya, babae na po, ang gagawin ko, babasahin ko yung ulo. Sa labas na ako. Tapos, tabi niya sa akin, naamoy niya ako, bakit yun ang amoy mo? Sabi ko, amoy mo yung ulo ko. Nainis ako. You know? Because, all I think, it's my duty because I'm her husband. Paggabi, kailangan mag-toothbrush. Bago matulog, kailangan pala yun. Kasi, isipin mo, ito po, maging tapatan tayo. Kakain ka ng almusal. Pagising po sa umaga, almusal ako, tapos mag-toothbrush ako. Tanghalian, makakalimutan mo na. Okay, di ba? Salamat kumain. Hapunan, kakain ka ng hapunan, alas 6, toothbrush ka kasi nasa bahay ka na.
matutulog ka ng alas 10, magtututulas ka pa ulit? Sabi niya, kasi nagkapike. Kasi kahit na, ramdam ko pa yung tamis na toothbrush eh. Dahil nagkape ko, kailangan ko na mag-toothbrush ulit. So ang gagawin ko, sasabihin niya, mag-toothbrush ka. Pag hindi ako bumangon, magtutulog-tulugan ako. Ang gagawin niya, may hawak na toothbrush yan, tsaka toothpaste, papasok sa kwarto, kakalabitin ako, sipilyuhin kita. And minsan po, sinubo ko siya. Sinabi ko, sige nga. Tinutbrush nga ako. Ngayon, napilitin ako lumabas ng kwarto kasi ang hang ng bibig ko. Hindi niya ako din ng tubig. Grabe. Ang hirap. No, and I think sige, tututbrush nga ako. May asawa ko to eh. Gusto ng asawa ko. Obligasyon ko. Pinakasalan ko yan eh. And dumadating sa panahon na parang gusto mo na siyang isolis sa magulang niya kasi sumasama na yung loob mo eh, di ba? Kasi puro nagagalit ka na, naiinis ka na eh. Ang dami namang requirements, ang dami namang ganito dito. Then, isa pa po dyan, susumbong na ako sa inyo. Pumisa kasi nasa salbahe ko eh. Hindi po. Yung sa kotse, gustong-gusto ng misis ko, pinagbubuksan ng pinto yan. Misis, ha? So, ako po, ginagawa ko, buksan ko yung pinto, tapos bubuksan ko yung pinto, bababa siya, tutunukan ko siya, tapos gano'n. Lasakay siya, bubuksan ko yung pintong gano'n, lasakay siya, tapos ikot ako, eh gano'n. Minsan, banda ko rin nakakapagod na yun eh. Diba, lalo na pag madami kang dala. Tapos minsan ako, ginawa ko, sabi ko, subukan ko nga. Ginawa ako, pagdating dito, itanghalin tapat, galing kami sa Mega Mall. Pag-park na pag-park ko ng sakyan, FX ko yung sakyan ko, alam mo yung FX ko, grabe yun eh. Kahit umaandar yun, nag-aircon ka, apoy yung lumalabas eh, pagpapawisan ka eh. So nag-park ako dyan, ang ginawa ko, kunyari wala akong narinig. Binuhat ko lahat ng uwi ako. After 6 minutes, may miss ko yung phone ko. Tapos sinagot ko, nasan ka? Sabi, nasa kotse. Hindi mo ba binubuksan yung pinto ko? Ay, yun, pabisa. Nasa kotse, binigyan ko. And all I feel is nagsisimula ka na magalit, mainis, magtampo. Hindi ba niya naramdaman yung naramdaman ko? Hindi ba ganto? Pagodin naman ako. At nagsasalita na ako mag-isa siguro, may nang kausap. Pero ganun na siya sa akin. Hanggang sa konting lambing niya minsan, magagalit ka na kasi napupuno ka na ng inis eh. Di ba? Alam mo yun? Naramdaman niya ba yun? Nainis na ako. Sabi ko talagang ganun. Sabi ko, konti na lang. Nahanda ako na yung ano, sabi ko, naku, yowing na kita sa inyo. And I feel that because it's my obligation to do as her husband. Akala ko, obligasyon ko. And then, nag-iba yung pananaw ko. Hindi ko alam, siguro nag-devotion ako noon. Nausap ako ng Panginoon. I start to do it differently. Ginawa ko, hindi ko siya ginawang obligation. Kundi iniisip ko, gagawin ko itong mga bagay na ito kasi mahal ko yung asawa ko. Mag-toothbrush ako kasi mahal ko siya. Alam mo, ang tamis pala mag-toothbrush. Ang tamis. Bubuksan ko yung pinto kasi mahal ko siya. Because not because it's my obligation, but because I love her. Maliligo ako. Alam mo po, pag naligo ako, totoong ligo na. Yung mga bata, makikipaglaro ka. Yung diaper, siya pa rin. Hindi ko kaya yun. Sabi ko, wag muna yan, hindi pa ako ready. Pero, nag-iba. Naging, tuwing ginagawa ko yun, pagpapasalubong ako siya, masaya ako. Pag tinawag ako, sige mahal, akit na ako, I love you, akit na ako. Diyan ako galing nun. Pag sinabi niya, uwi ka na maaga, uwi ko na maaga. Bakit? Because hindi na siya naging duty. Ginawa ko na siya kasi mahal ko siya. And I love her. Alam niyo, if we really
love God. Dapat mga ginagawa natin, it's not obligation. It's not a responsibility. We offer because we love Him. We sing Him. We go to church because we love Him. Because the moment I said, I love you, sabi ko sa niya, and I realize na mahal ko pala yung misis ko, and I'm willing to change my lifestyle because I love her. Iba pala yun, ano? Nagiging iba yung way ng pagbibigay. Iba yung way ng pag-appreciate. Iba yung way ng pagpapasalamat. Bakit? Hindi na siya obligasyon. Simply because we love. And most of us here, we love God. I know it. Ako din naman nung una, pinakasalan ko sa mahal ko siya. Hindi ko napapakasalan ko, hindi ko mahal na, di ba? Mahal ko siya. But, when we worship the Lord, through our offering, through our praise, through our singing, clapping, our lifestyle, we have to do that not because it's an obligation. Do it because we love Him. At mag-iiba yung paningin natin sa pagbibigay. Magiging masaya tayo. Bibigyan natin yung best natin. Bakit, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon, salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Salamat, paguli yung buhay ko, pero binago mo. Ano ba naman itong pera ko? That will make a big impact in your life and will change the way you live. Because you love Him. Will you stand with me? Let's all pray. Lord, Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Lord, mahal na mahal ka po namin. At ngayong umaga po ito, Panginoon, ikaw po siyang kumausap sa bawat isa, Panginoon. And change the way we live because we love you. Change the way we worship you because we love you.